Yo guys, Pastor Anthony Bulcan. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the faith. Godspeed. Good morning. So, re-review natin ng Boya mic. In-order ko to sa Lazada. So, hindi ko muna siya ginagamit sa audio. Kasi para matesting natin yung gaano siya kalakas. So, ang ginagamit kong mic ay yung mic ng cellphone na gamit ko ngayon sa pagre-record. So, titingnan natin yung review nito. In-unbox ko na to kanina. So, tingnan natin yung review niya. So, unbox natin ulit sa inyo para makita natin. So, ito yung sa Lazada, bili ko dito mga almost 600 kung hindi ako nagkakamali. So, ito yung laman ng box. Yan. Dito yung mga paperwork na the usual. Usual mga paperwork. Yan, Boya M1. Kaya ako ito binili kasi maraming nag-a-advise nito na mga nagba-vlogs na ito yung gamitin at tinesting ko. So maganda naman siya. So sa loob ng bag niya meron ng parang adapter jack na pangmalakihan. At saka ito yung pinaka mic. May battery ito sa loob kaya powered siya. Kaya maganda yung quality niya. So isasaksak natin siya para matesting natin kung gaano kaganda yung quality nito. Sige, sandali lang guys. Sasaksak lang natin ha. Okay, so sound check. So guys, ito na yung mic ng Boya at nasusubukan natin ngayon kung gaano kalakas yung pick up ng volume ng mic niya. At maganda siya kasi malakas talaga siya. So dito sa loob pala nito, meron kang lalagyan na battery. May kasama na siyang battery actually. So buksan natin para makita nyo. So meron itong kasamang battery. So hindi ko pa masyadong nilalapit sa bibig ko yung mic at malakas na yung pick up niya, nakikita naman natin. So ito, yan, may kasama na siyang battery. So dyan mo ilalagay yung battery. Kaya parang powered siya, kaya maganda yung quality ng sound na napoproduce niya. So dahil nga maganda yung quality ng sound, nagiging malinaw yung gusto mong sabihin sa mga audience mo at sa kausap mo. So nakalapel na rin siya, so pwede mong isabit dito. Yan. O kaya para mas maganda dito banda. Yan. Medyo kamabahay lang tayo kaya nakalaylay. So yan. Maganda siya guys. Kaya kung gusto nyong maging malinaw yung audio nyo, hindi man kayo nagbablog pero maging malinaw yung audio recording at makuha lahat ng gusto nyo sabihin ng malinaw, I would advise na bumili kayo nito, Boya. Ito yung pinaka-cheap actually sa market yan. Boya BY M1. So, ito yung pinaka-cheap sa market. And it's for me, it's highly recommended. And 5 stars ang review ko dito. So, salamat guys sa panonood nyo sa review natin. Simpleng review natin ang Boya mic. And napakaganda niya. At sulit sa presyo yung mic na to. Maganda yung quality at mura siya. So salamat. Godspeed. Please like, share, and subscribe. Yeah! 500 Elite Club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program.
Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng ba, Pastor, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwede pumasok ng gintong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!